obligation ba nila na mag-provide para sa parents? Merong exemptions, kailangan talagang i-support mo na parents. Do you feel obligated? Pag mabigat na sa loob mo, then there's something wrong. Pag parang gipit na gipit ka na, hinihingan ka pa ng bigyan mo naman ako, and then you feel bad about it. Baka it's a sign na something needs to change dun sa setup nyo. Your children are not your retirement plan. May naalala kong isa pang kakilala. So, bigay siya ng bigay. Pero, after a while, nung napuno na siya, sa sobrang bigat na lang ng loob niya, yun yung nagbigay ng lakas ng loob sa kanya. Tumigil lang siya. Siya kasi taga-bili ng school supplies and taga-bayad ng tuition ng mga pamangkin niya. So, one day, she just stopped. Nagbibigay na lang siya kung halimbawa na ospital or talagang emergency. Yun lang, mahirap na part. She had to bear the anger of the kapatid. Talagang tiniis niya yun. After a while, yung mga kapatid niya, naghanap ng ibang way. Gumawa sila ng sariling paraan para masuportahan yung mga anak nila. Minsan, giving is actually making you weaker. Pag lagi kang binibigyan, humihina ka. Kasi ano naman need ko na magtrabaho? Eh, binibigyan mo naman ako ng 10,000. Masarap ng feeling pag nakakabigay ka sa parents mo. Pero, financially independent ba yung mga members, including the parents? Kasi pag hindi na financially independent yung parents at belief nila, ah, pagdating ko ng 60, retire na ako. Let's say you live until 90. Yung 30 years na yon ang burden na sa children. Kaya lang, paano kapag gipit din yung bata? To the young ones who are watching us, you are never too young to save for your retirement. Dapat yung mindset mo, gagawa ako ng paraan para hindi ako magiging dependent on my kids when I grow up.